What's up sa inyo mga taong grasa? It's a good day, it's a sunny day. Nakapag-ride ako kahapon, kaya magaan ang feeling ko. Nagawa tayo ngayon ng ayun, maingay sa ilalim. Grinding noise to underneath. Ramdam mo siya sa mga paa mo. Sa rin tong maririnig niya yun. Isa tong naging workhorse ng mga Pilipino na sasakyan, pan-deliver, pang-pasada. Subok na matibay to. Hindi ito bang ko, ah. Subok na matibay, subok na malakas. Pero maganda nito kasi, cheap parts, you can find everything and anything sa auto supply pagka naghanap ka ng sira ng sasakyan na to. Toyota Revo. Kita mo naman, di ba? Meron ka ng space sa likod, pangkargahan, meron ka pang pwedeng isakay. Isa sa icon na hindi mawawala to. Ito yung sinunda ng Tamaraw FX. So, gawin natin yung pangilalim niya na maingay habang naka-engage yung cambio. Diagnose natin, ayun ako, hindi ako aabot sa garahe ah. Baklas na kagad to ah. Hindi tayo mayroon pa magbaklas. Hindi, joke lang. Gawin natin. Let's go! Ito na tayo sa ilalim. Kita niya naman. Tagas, yung gear oil. Oil silby dyan. Ano, bakit nagpagas dyan? Natin, mukha namang normal. Ito nyo, center bearing. Wala nang goma. So, wala nang goma. Hindi natin ito kabilang side. Wait lang. So, may play yung cross joint to. Tignan nyo to, play yan ha. Play yung cross joint. Tapos center bearing. So nagdadamay na siya, no? Damay-damay na. So, tatanggalin natin itong buong propeller shaft. Balta natin ng oil seal. Balta natin ng cross joint. Balta natin ng center bearing. Let's go.
Shirt ko butas. Tangina. Side view. Di pwede yan. Rinabol mo rin ako eh. Dito ka lang. So mga taong grasa, yung customer medyo tight budget. So ko sana kasi tatlong cross joint ang papalitan. Yung dalawa okay pa naman. Pero yung isa talaga yung sira, nakita nyo naman, di ba? Pero ngayon, tinanong ko regarding sa oil seal nung ano, okay, sabi niya, okay pa yan, bago pa yan. So napalitan nila. Most likely, kaya talaga siya nagtagas. Gawa nung, di ba nga, may malaking play dito. Yun. So, ganito na lang. Kakabit ko siya. Tapos, pag hindi nagtagas, edi okay. Pag nagtagas, papalitan natin siya. Medyo tight yung budget niya. And, naman ngayon, pandemic. Medyo tipid-tipid. Pero gawin na natin, kakabit na natin. Let's go. Siyempre, pagka ganitong angulo ng camera, alam nyo, road test na. Road test natin. Pakinggan natin kung may kalabog-kalabog pa ba.
Kalabogin eh. So wait lang. Nakulasay. So yun na nga no, mga taong grasa, tapos na. Nakita nyo naman yung damage na ginawa nung parang pugot na ulo ah. So alam nyo na yung angulo ng camera pagka ganito, road test na tayo. Nakita nyo yung damage na ginawa nung center bearing cushion pag nasira. Actually yung bearing hindi siya sira eh. Ang nasira dun yung goma. Ang problema, walang nabibiling goma nun. Meron yun yung napapagawa, yung alam nyo yung goma ng mga backhoe forklifts, yun ginagawa nila yun. Pero kung yun ang gagamitin mo, mas maganda pang samantagal lang yun. Pansamantala, hindi pansamantagal. Ano kasi, pagka nasa probinsya ka at walang-wala kang mahanap na pesa, o kaya needed mo yung sasakyan na mapaandar, yun ang gamitin mo. Pero if you can buy naman sa auto supply, kasi meron yung tamang vibration ng rubber, so matigas masyado yung sinasabi kong alternative way, mas maganda pa rin talaga kahit replacement. Basta yung rubber niya kasi yun yung hinahabol natin doon. Okay, so wala na yung kumakalabog kanina na parang may naghahanap ng away. Okay na siya. Isang cross joint lang pinalitan natin. So far ngayon nagro-road test ako, wala naman akong naririnig na kumakalansing. So far so good, di ba? Ang ginawa ko lang sa kanya, ni-regrease ko na lang yung bagong ano, nilagyan ko ng bagong grasa, bagong cross joint. Pag nagda-drive ka, yung bibirit-biriti mo ng konti, yung kakajut-kajutin mo, dyan lalabas yung mga tunog ng mga cross joints eh. So, okay naman na, wala na ako naririnig, wala na ng mga kakaiba. Titignan ko na lang yung gear oil kung tumagas, kasi hindi nga tayo nagpalit, di ba? So, titignan natin, habang nagro-road test ako, pinakikinggan ko lang kung meron pa bang kakaibang ingay. So far, wala naman. Kaya, good sign. So, tingnan natin. Pagkahinto natin, tingnan natin yung gear oil. Actually, nilinis. Ayan na naman tayo. Nilinis ko yung part na napagtagasan para malaman natin kung meron pa bang tumagas ulit. So yung mga nausok yan yung before, makikita mo tuyo naman na, wala na. So okay na yan, goods na yan. Yan yung bakal na makintab na yan. Dyan ko nakita yung tagas eh. So supposedly tumagas na yan. Mukha namang okay na. So okay. So yun na nga, nakita nyo okay na siya, wala nang tagas. So happy na ako dun. Nakasave siya ng money. Tapos magagamit na niya ulit pang delivery ng mga paninda, leche plan, ube halaya, o kung ano-ano pa. So in a minimal cost, Toyota Revo, maliit lang yung gastos niya, kung tutuusin. Reliable car, cheap parts, availability always meron. Ang makina nito is gasolina to eh. Makina nito is 7K. So most likely para siya dun sa sinaunang makina na 4K. And that's it. Dami ko pa sinasabi. Okay na, tol. Hanggang sa muli, mga taong grasa. Goodbye.